Marami sa gagawin mo tayo ng komento tungkol sa nangyari Russia-Ukraine war sa akin. Okay? So, ito yung second topic ko for this vlog ay tungkol sa sanctions na inimpose na iba't ibang bansa for Russia. So, pero bago natin pagpatuloy yung tungkol dito, baka hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel at pakiclick ang subscribe button below and hit the notification bell para mag-updated ka sa ating mga usapin. At huwag din kakalimutan na i-like ito at i-share na rin sa mga webinar natin. At kung may oras ka pa, paki-comment na rin down below pagkatapos mo mapanood ang video. Okay, so let's start. So, sabi ko nga kanina, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa sanctions na itinagaw ng ibang bansa laban sa Russia. So, isang unang na rito ay yung tungkol sa si tinatawag nilang pagbablock ng SWIFT banking. So, actually, ang SWIFT banking ay yung tinatawag na central trading ng Europe kasama na rin ng Russia. So, ibig sabihin, tinanggal nila yung Russia doon sa SWIFT banking. Ibig sabihin, hindi makakapag trade ang Russia doon sa iba't ibang country at kabilang masusip natin. So, pagsamantalang tinanggal sila, ang ganit nila ngayon, matatanggal yung gera. So, syempre, pag nangyari yun, pwedeng mapila yung financial capability ni President Putin. At kapag nagkaroon siya ng problem sa financial, hindi siya makapagpondo na maayos sa kanyang military attack sa nasang Ukraine. So, pangalawa, may tinatawag din sila na yung tinatawag na cyber attack. So, ginawa na nila ng paraan na i-block yung internet Russian sites sa different countries. So, ibig sabihin, lahat ng mga Russian website, hindi mo na mapapanood o masasurf na mag-explore kapag nasa iba. Ano, kanya rin, nandang ba siya sa UK? Kahit na Russian ka, syempre usually pinupunta mo pag nasa Inuday ka, kaso Russian ka, hindi ka makapanood ng tungkol sa Russia kasi iba-block na natin. So, even sa Pilipinas, kung aware tayo sa mga Russian websites, mabablock yun. So, ginawa na lang ng paraan yan. And, tas, kabilang na rito yung Netflix. So, yung mga palabas na pinproduce ng Russian, mawawala na rin. Hindi na tayo mapapanood sa Netflix. And, yung pangatlo, in-impose rin nila yung pagsasara ng airspace sa ibabaw ng Europe. So, sa ngayon, sa ibabaw pa lang ng Europe, pinagbawal ang mga Russian aircraft. Kabilang na rin dito yung mga Russian oligarchs plane. So, ano yung oligarchs plane? Ito yung mga private jet plane. Basta Russian, hindi sila pwede umasok sa Europe. So, sa ngayon, natin mo nasa Europe. Sa buong Europe, hindi natin alam na masusunod ng araw kung pati ang Amerika, pati ang ibang masa bawal na pumasok. Sa kapag ka, hindi sila makakabas, basta makakatravel na in and out daw. So, kung alam mo, kung may kasalukuyang Russian airplane dun sa Europe, hindi mo siya makakalipat papunta sa Russia. Stay yan muna dun. Nasa palpara lang muna. Okay? Then, pang-apat, ito yung tinatawag natin blocking out dollar arrivals trading, which includes PayPal and other cryptos. So, kung familiar kayo sa yung dollar, ito yung US dollar. So, ang rubles, ito yung tawag sa pera ng Russia. So, bawal silang, pasamang lock yun para hindi makapag magawasan yung dollar reserve ng ng Russia. Although, yes, so, ito na ba sa malaki pa yung dollar reserve ni President Putin. So, sa mga hindi nakaka medyo nahihirap ang nawa nito, sa mga ekonomista yun, naiintindihan nyo yun. May pagpapalitan ng dollar at saka ng currency ng isang bansa, nakakaroon ng epekto yun kapag inablock ng isang
isang bansa, particular na ang Amerika. Kasi ang Amerika ay yung dollar, US dollar, yung na sentro ng ating palitan. So, parang sa Pilipinas, ang akala na, akala ko naman yung bata pa ako, dati kasi yung bata pa ako, nasa 25 pesos yung ano, yung isang, yung $1. So, nung naging 26, wow, tumaas ang ano, dollar. Pero ang totoo niya sa economics, bumaba yun. So, magiging ano yun, tataas na sasabihin kapag ka yung from 50, alam mo, 25 pesos naging 24. So, ibig sabihin lumakas yung pera natin. Pero sa ngayon kasi, nasa 51 pesos tayo per $1, 51 something. So, pag naging 50 pesos yun, ibig sabihin malakas tayo. Lumakas yung peso natin. Pero, ngayon, dahil sa nangyayari, baka naging 50 yun, 50 at huwag naman sana. Kasi, kapag nangyayari yun, magkakaroon tayo ng problema sa dollar reserve. At syempre, ang dollar na yun, ayun yung ginagamit natin, pambili ng mga ibang equipment o ibang gamit, ibang supply sa ibang bansa. So, alam mo, kahit bibili tayo ng gasolina sa Saudi, dollar pa rin pinagbayad natin. Okay. So, yung kasama na rin yung PayPal. So, pinatingin lang na wala mo lang yung dollar at saka yung rubles ay hindi magkakaroon ng risk nila. Okay. Pero syempre, at saka yung other cryptos. So, sa mga ginagawa lang, cryptocurrency, ito yung Bitcoin, Dogecoin, tapos XRP at saka marami pa. Pero syempre, hindi naman natatakot pa sa kasalan si President Putin kasi na may mga ibang options pa. So, meron pa ibang bansa na kahit pa paano magtitiwala sa kanya. So, syempre, ito na naman nila kung sino ano-anong bansa ito. Then, lastly, ang sanction na pinatawasan Russia ay yung inaalam ng US at saka ng European Union, European Commission sa ngayon, ang iba pang bansa na huwag bumili ng oil barrels sa Russia. Huwag yung bumili ng iba pang military weapons sa Russia in particular. Kahit kailangan natin ng military defense, sa ibang bansa tayo bumili. So, economic ano to, parang sabotage na ano. Pinag-usapan, huwag bumili. Dito eh, ang isa sa pinagkakakitaan ngayon ng Russia ay oil, pangalawa, military weapons, pangatlo, minerals. So, ayun ang mabibigili natin sa kanila. So, yung mga minerals na yun, natin, so, kung anong nagamitin natin gamit para kailangan yung mineral na yun, marami kasi sila ng mga mineral reserves. Kasi syempre, napakalaki ng Russia. So, ang expectation ng mga nakakataon ng mga sanction na ito, kapag nasunod lahat ito, magtuluyang mapipilayan ang Russia in terms of financial, in terms of economics. So, as of now, day 5 na ng labanan between Russia and Ukraine. So, through this glove, nag-expect pa rin tayo na sana natigil na ito. Natigil na yung war na ito. Kung sino man ang unang susuko, o mag-Russia man o Ukraine, bahala na ang ano, bahala na ang Diyos kung sino ang magiging sino yung kakatay niya ang puso. So, sa ngayon, itong naman share ko tungkol sa sanction of Russia, for Russia rather, kapag hindi ko na subscribe dito sa channel to, feel free to subscribe ulit dito sa part na to, and pakishare na rin sa mga kaibigan. Okay? So, stay safe always, lalo na sa mga nagpa natin Pilipino na nasa Ukraine, at saka sa Russia in particular. Okay? So, maraming salamat.
God bless you always. So sa mga susunod na tabayan nyo ang mga susunod na topic natin. Maraming salamat.